Good morning to you. Hi, Pinky. Good morning. Good morning, Ron. Okay. Mayor, kamusta na ho kayo dyan? Nako, thank God, Pinky, sa kapkat isang oras na huminto ngayon ng ulan, pero malakas pa rin ang alo no, ng tubig, yung current ng tubig, dito sa Imelda Avenue, at particularly din dito sa ilang mga barangay, no, Barangay San Andres, lalong-lalo na, at Barangay San Juan. Now, what we're doing is to continue the rescue operations, Pinky, kasi hindi namin nagawa ito magdamag because of the strong current at saka yung heavy yung flooding. Mm-hmm. Some of them are on top of the roofs already. So we have deployed already 4 rescue teams led by the military, no? The Philippine military, no? Yes, sir. And of course, the members of the Philippine National Police and our own local rescuers. So they were deployed to the different barangays were affected, no? Okay. Mayor Mon, mga ilang barangay yung pinadeploy niyo po yung rescue teams? Actually, we only have 7 barangays. Pero pinili na namin talaga yung mga areas na talagang malalim na may mga tao on top of the roof, no? Pati yung aming rescue boat, the motor boat, no? The rubber boat, and of course yung aming fiber boat ay pinalabas na rin namin, no? Nilink na namin sa iba't ibang mga barangay. Yeah. Nananawagan din kami, Pinky, sana sa Coast Guard or MDA or sa Philippine Navy if they can send us amphibian, no? Kasi may mga areas na malalim talaga. For example, in Brookside, we have been receiving numerous calls, our residents and homeowners from the Brookside, yes, Verde, Karangalan Village, of course, the Village East, Midtown Subdivision, so and so many other subdivisions which are underwater right now. Masyadong malalim, Pinky, lang pa na yung tubig dito eh. Hindi na kaya ng just a 6x6 truck. Kailangan talaga siguro amphibians to save and rescue yung mga tao sa second floor o yung iba naman nasa bubong na. Right, right. Mayor Mon, yung sinabi niyo pong wala nga ngailangan nga kayo ng amphibians, ano, dyan. Meron ho bang siguro malalapit na lugar na wala ho ba kayo ugnayan with some of the mayors na siguro malapit sa inyo na baka may amphibian, sir, na I don't know kung pwedeng maipahiram siguro sa inyo? Pinky, affected din eh. Yeah, that's true, no? For example, Navotas. When you're passing, affected din sila eh. Of course, Marikina, no? Marikina, Taytay, these are the by towns and cities, pero they're all affected eh. Yes. But what is worse is that Cainta is the catch basin eh. Yun na nga. At ng bagsak ng tubig from Marikina and from Antipolo. Goes to Cainta. Yeah. Uh-uh. So right now, the situation in the evacuation center, we have 32 sites already of the evacuation centers. And as of the latest figures that we have more than 4,000 families now in the different evacuation centers. That's about reaching more than 15,000 people. Yes, sir. What they are asking is really food, no? Siguro, iniingi ko lang yung understanding na we cannot really penetrate dun sa sasakyan namin dahil mataas pa yung tubig bahay. Kasi makapagbigay ng mga relief goods or pagkain or tubig manglan sa kanila. So, pinabababa lang namin yung tubig bahay saka kami umiikot. So, what's happening, sir, is that in the evacuation centers, there, did you mention, sir, can I ask you to repeat it? Is it 32? 32 evacuation sites. So, most of them are public schools and multi-purpose covered courts. Okay, but Mayor Mon, yung 32 po na evacuation centers, meron ho dyan na hindi pa po nadadalhan ng basic necessities or even pagkain dahil nga sa hirap mapuntahan itong mga evacuation centers? It's, Pinky, it's more than half, no? It's more than half ang hindi evacuation sites na yun, ang hindi namin mapenetrate. Mm. But what is fortunate, meron doon ilang mga barangay health workers natin. Opo. Meron po naman ng mga daycare workers na siyang nagluluto na lang ng pagkain. Opo. So, inuutang na lang namin doon sa, ano, sa tindahan at kung merong silang gasto doon, yeah, pinagsasama-sama na lang. Talagang doon, magtutulong-tulong na lang. They really have to understand the situation. Right. Na, I also ask our kababayans na kung kami magbigay ng relief goods, hindi namin kayang bigyan lahat ng individual o pamilya na apektuhan eh.
Mm-hmm. So I think ang kikiusap kami na maintindihan sana itong ganitong klaseng situation. Opo, opo. Well, we can imagine ano, Mayor Mon, kung gaano din kahirap yung kalagayan ng mga residente and even local government officials and even those assisting officials of the local government to try to reach these evacuation centers. Yes. I can imagine how difficult that would be for you guys. But over and above that, sir, at least there's a hint of good news. At least for now, yung sinabi na kahit papano, tumigil na po yung ulan. Halos sa isang oras na po, and PAGASA has lowered their yung kanilang warning, nasa pinakamababa na po ngayon na yellow alert. I understand, Mayor Mon, sinabi mo nga kung magpatuloy kasi ang malakas na pag-ulan, ito magiging inyong problema. So hopefully, sir, hindi po magpatuloy ito para eventually makauwi po ang inyong mga kababayan to their respective homes. Yeah, I just hope and pray that this good weather now, nakita namin sunlight na this would continue, no? May gitang oras na ito. Kaya siguro slowly, if it would continue, then we can start now, begin to penetrate yung mga subdivisions which is really underwater. Yeah. If you notice, marami na rin sa mga subdivisions ngayon na cut na yung kanilang electric, no? Yung kanilang kuryente. Electricity, opo. Kasi baka pag tumaas ng tubig, umabot sila doon, baka mas magiging malaki ang disgrasya. Yes, sir. Kaya dito sa isang maliit na barangay, nandito kami ngayon, Pinky, Barangay Santa Rosa, in Barangay Santa Rosa, nagkaroon na rin kami ng parang, sabi ko, preemptive evacuation because yung barangay na yan is malapit dito sa sentro ng munisipyo. Ah, okay. So, I just told them what is the situation. We will be expecting heavy rains pa. Opo. In the next 3 or 4 hours, in the next 2 to 3 days. So just get ready. Kung wala ka second floor doon, you might as well get mag-preemptive evacuation. Lumikas na. Yes. Pero okay, so ganoon na siguro, no, Mayor, nahirapan ho ba kayong magpalikas siguro yesterday or the other day nung inyong mga kababayan dyan mula sa kanilang mga tirahan? During the first day, Pinky, it was really very hard to convince them. They all refused. Uh-uh. One is that yung kanilang gamit, mawawala, nanakawin, maaagos, etc. Yung mga bata at yung mga asawa lang nila, ano, yung mga tatay na iwan sa bahay. Mm-hmm. And then pinabalik, bumaba. So ngayon, yun ang binabalik-balikan namin. Those who refuse to evacuate and to stay in the evacuation centers, yun ang kinukuha namin ngayon pilit sa mga subdivision. Alright. Well, you have a lot still going for you today, sir. Mahaba pa ho ang inyong araw. May trabaho pa ho in terms of, yun na nga po, yung pag-rescue dun sa inyong mga kababayan that need some rescuing. But do you have an estimate, sir, kung ilan pa yung nangangailangan ng tulong na mailikas? Pinky, honestly, I don't have, but we have actually the complete information because we have the hotlines. What is good thing is meron pang cellphone na nag-work out, meron pang hotline, no? And we still have some electricity in other areas. So what they're doing is to call us, no? And then pinagsasama-sama namin na lang yon, isang subdivision, isang sitio, isang barangay. Opo. Then we deploy our rescue team. Okay. So all maybe right. I can ask some of my constituents who are still here, who doesn't know our telephone lines, hotlines is 655-2769 and 655-5509. So those are our two hotlines. So you can call us if you need some assistance and support from the LGU Cainta. Alright, ulitin lang po natin para sa mga kababayan ni Mayor Mon Ilagan. Kung kailangan niyo po ng tulong or assistance, you can call landline po ito, 655-2769 or 655-5509. Alright, Mayor Mon, good luck po sa inyo. Maraming salamat, Pinky. Thank you very much for this opportunity and I'm sure yung mga kababayan ko, marami hong nakakuha at mag-isip na po tayo kung kinakailangan nating lumikas, umalis dyan. Let's do it early bago mahuli ang lahat. Maraming salamat po. Thank you so much, Mayor Mon Ilagan of Cainta, Rizal. The Philippine Red Cross is responding round the clock.